Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, June 30, 2022. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Ako, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay mataimtim na nanunumpa. Ferdinand Bongbong Marcos Jr., formal nang nanumpa bilang 17th Pangulo ng Bansa. Mga plano para sa kanyang bagong liderato, pahapyaw na inilatag sa kanyang talumpati. Walang nagbago kahit na nagpalit-palit ng Pangulo. Hanggat walang nagbabago, kahit nagpalit-palit ng Pangulo, tuloy-tuloy pa rin yung mga nagpaprotesta. Pag-akyat sa pwesto ni President Bongbong Marcos Jr., sinalubong ng kaliwat kanang protesta. Mga pro-Marcos, hindi rin naman nagpahuli. Buong suporta, ipinakita. Mga gabinete at appointed officials ni Marcos Jr., formal na ring nanumpa habang matataas na opisyal at kinatawan ng iba't ibang bansa. Nagpakita ng pakikiisa sa bagong leader ng Pilipinas. Sa formal na pagtatapos ng kanyang panunungkulan, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, balik na sa kanyang hometown sa Davao City. Tulungan natin. Panawagan ito sa sambayanan, suportahan ang bagong administrasyon. Samantala sa ating balitang A to Z Sports, Pinoy pole vaulter EJ Obiena muling nag-uwi ng karangalan sa ginanap na torneo sa Sweden. At sa ating balitang showbiz, kasabay ng makasaysayang inaugurasyon, alamin kung sino-sino ang mga nagningning. Mga Pinoy designer sa likod nito, kilalanin. Magandang gabi. Makasaysayang araw sa Pilipinas ngayong at-30 ng Hunyo taong 2022. Isang bagong liderato ang opisyal nang nagsimula sa ilalim ng panunungkulan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Umakyat sa pwesto si Marcos Jr. mahigit 3 dekada matapos ang diktadoryang rehimen ng kanyang ama. Pero para sa bagong upong pangulo, hindi na dapat pag-usapan ang nakaraan dahil mas mahalagang ito ng pansin sa kinabukasan. Narito ang ating balitang A to Z. Formal nang nakabalik sa Malacanang ang pamilya Marcos ngayong June 30 sa pangungunan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. 36 na taon matapos mapatalsik ng EDSA People Power Revolution ang mga Marcos sa kapangyarihan. Opisyal nang nanumpa si Marcos Jr. sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. Ang parehong pwestong pinanghawakan ng kanyang ama at kapangalan na si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa loob ng mahigit 20 taon. Ako, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ay mataimtim na nanunumpa. Natutuparin ko ng buong katapatan at sigasig. Ang aking mga tungkulin. Bilang Pangulo ng Pilipinas. Alinsunod sa konstitusyon, ganap na alas 12 ng tanghali, nanumpa si Marcos Jr. sa harap ni Supreme Court Chief Justice Alexander Hesmundo. Saksi sa makasaysayang pangyayari sa National Museum sa Maynila, ang bagong First Lady na si Liza Araneta at kanilang mga anak. Ang mga kapatid ni Bongbong na sina Senator Aimee Marcos at Irene Araneta. At ang matriarch ng pamilya, ang dating First Lady na si Imelda Marcos. Present din ng running mate ni Marcos na si Vice President Sara Duterte Carpio. Naging tradisyonal sa pangkalahatan ng oath-taking ceremony. Si Tony Gonzaga ang nanguna sa pagkanta ng pambansang awit. Sinundan ito ng interfaith prayer at parada ng mga sibilyan at militar. Ang manggagawang Pilipino. Pero hindi naganap ang tradisyonal sanang pagsakay sa iisang sasakyan ng outgoing at incoming president mula sa palasyo papuntang inaugural venue. Simbolo sana ito ng maayos na transisyon o paglilipat ng kapangyarihan. Sa halip, bumisita si Marcos sa palasyo kung saan binigyan ng departure honors si Duterte. Hindi na dumalo si Duterte sa oath-taking ng kanyang kahalili. You will not be disappointed.
So do not be afraid. Sa inaugural speech ni Marcos Jr., binalikan nito ang nagawa ng kanyang ama at ni Duterte sa infrastruktura at ipinangakong ipagpapatuloy ito. My father built more and better roads, produced more rice than all administrations before his. President Rodrigo Roa Duterte built more and better than all the administrations succeeding my father's. I will complete on schedule the projects that have been started. Nangako rin itong pagtutuunan ng pansin ng edukasyon sa pagtatalaga kay VP Sara bilang Education Chief at pag-iingatan rin ang kalikasan. We are the third biggest plastics polluter in the world, but we won't shirk from that responsibility. We will clean up. Tututukan rin anya ng kanyang administrasyon ang seguridad sa pagkain ng bansa sa harap ng banta ng worldwide food crisis. Food sufficiency must get the preferential treatment the richest free trade countries always gave their agricultural sectors. Hindi naman na binalikan ni Marcos Jr. ang mga kritisismo sa martial law at diktaduryang rehimen ng kanyang ama. I am here not to talk about the past. I am here to tell you about our future. Sa halip ay itinuon nito ang direksyon sa susunod na 6 na taon ng kanyang panunungkulan bilang 17th Pangulo ng Republika ng Pilipinas. And if you ask me why I am so confident of the future, I will answer you simply that I have 110 million reasons to start with. Such is my faith in the Filipino. We will achieve the country all Filipinos deserve. God bless the Philippines. God bless our work. May napaiyak at may napangiti ilan ito sa mga tagpong namutawi sa mga taga-suporta ni Marcos na tinunghayan ang kanyang panunumpa sa pwesto bilang 17th Pangulo ng Bansa. Pero iisa ang kanilang hiling sa Pangulo. Yan ay matupad ang kanyang mga ipinangakong programa. May balitang A to Z si Ace Cruz. Of the Republic of the Philippines. Hindi na napigil na 54 years old na ginang na si Nanay Malu na mapayak ng formal lang manumpa si Bongbong Marcos Jr. bilang 17th Pangulo ng ating bansa. Lalo na anya nang marinig ang bahagi ng talumpati ni Marcos patungkol sa kaliwat kanang isyu ng eleksyon. By your vote, you rejected the politics of division. I offended none of my rivals in this campaign. I listened instead to what they were saying. Nakita ko yung kay BBM, yung talagang concern niya sa mga Pilipino at saka talagang gusto niyang pagandahin yung Pilipinas. Kaya't hindi raw siya nagkamaling suportahan ng bagong pangulo at puntahan ng personal kahit na malayo-layong lakarin dahil sa kaliwat ka ng road closures. Kasi ayun na lang yung support kong maibibigay sa kanya at sa bansang Pilipinas na nandito ako, present ako. Isa ako sa 31 million at isa pa rin ako dito sa inauguration na naka-attend. Bukod sa milyon-milyong Pilipino na tumutok sa panunumpa ni Marcos, hindi rin pinalampas ng mag-inang Chinese nationals na ito na saksihan ang makasaysayang event. Kwento ni Ginang U, sa pag-upo ni Marcos sa pwesto, umaasa siyang mas lalo pang lalakas ang ugnayan ng Pilipinas at China pagdating sa iba't ibang isyu. Napamahal na nga raw sila dito sa Pilipinas at piniling dito na rin pag-aralin ang anak. Ang 27 years old namang si Deseline, umaasang mas magiging magandang buhay ng mga manggagawa sa administrasyong ito. So ngayon, dahil kay President, nakakapasok na rin kahit paano ng mga big store. Bukod sa mga taga-suporta ni Marcos na nagtiyagang manood ng inaugurasyon nito sa bahagi ng Katigbak Drive, ang ilan sa mga ito piniling magtipon sa liwasang Bonifacio na tinukoy na isa sa Freedom Park na pwedeng pagdausan ng protesta. Isa sa nagpunta rito ang tricycle driver na bitbit ang kanyang mga alagang aso na may pagbati sa bagong panunumpa lamang na pangulo. Gayaan niya ng kanyang aso na nakasuot ng face mask at shield, hindi raw hadlang ang pandemya para ipakita ang suporta sa bagong administrasyon. Matapos ilang dekadang paghintay, muling namutawi ang ngiti sa mga Marcos loyalists nang maupo si Marcos Jr. para linisin ang pangalan na minsang nabahiran. Para akong nabunutan ng tinik, lumuwag talagang kalooban ko sa kaibubuti ng bayan. Siya nang nanalo, siya nang lumabas. Ngayon, asahan natin ang magandang kinabukasan ng mga tao. Ipakita niya lalo
na mali yung iniisip ng tao, ng ibang tao sa kanila, sa pamilya nila. Sa huli, panawagan ng mga taga-suporta ni Marcos, bagamat hindi ito perpekto, naway sa loob ng 6 na taon niyang panunungkulan, ay bigyan sana ito ng suporta at makiisa ang sambayanan para tunay na makamit ang matagal na nating minimiting pagbabago. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Sa kabila naman ng pagdiriwang dahil sa panunumpa ng bagong pangulo ng bansa, kasabay nito ang nangyaring kilos protesta sa Plaza Miranda. Alamin yan sa Balitang A to Z ni Kim Salinas. Idinaan na lang sa kanta ng ilang grupo ang kanilang mga hinaing kasabay ng panunumpa ng 17th presidente ng Republika ng Pilipinas. Sa Luwasang Bonifacio ang orihinal na tagpuan ng mga grupo, pero dahil nauna na ang mga pro-Marcos sa naturang Freedom Park, ay minarapat na lang nilang lumipat sa Plaza Miranda. Hawak ang mga placards, payapang nagmarcha ang mga ito para irehistro ang kanilang protesta sa papaalis na Duterte administration. Paniningil sa papaalis na tiranikong administrasyon ni Pangulong Duterte dahil sa mga ginawa nitong kasalanan sa ating mamamayan. No? Sa loob ng 6 na taon, nakita natin kung paano napakasama ng record nito on human rights. Gayun din ang hamo naman sa papasok na gobyerno ni na President Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Paghahamon sa Marcos Duterte administration na papasok. No? Dahil alam naman natin ang papasok na administration na ito ay iniluwal ng matinding disinformation campaign, matinding fraud sa nakaraang eleksyon, vote buying, and even potential electronic cheating. Isa sa kanilang naisingilin sa Administrasyong Duterte ay ang iiwan nitong utang ng bansa na aabot sa 13 trillion pesos. Kaya hinahamon nila sa bagong pangulo ng bansa na solusyunan ito. Mataas na presyo ng mga bilihin, bansot ang sweldo, no? Tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, napakalaki ng utang ng bayan, mataas ang ating inflation, malawak ang unemployment. Ito yung mga hamon, no, haharapin kaagad ng susunod na administrasyon at dapat pagtuunan kaagad ng pansin. Naganap ang protesta ilang kilometro lang mula sa pagdiriwang ng panunumpa ni Marcos Jr. sa National Museum, pero giit ng grupong bayan, Wala ring dahilan para sa pagdiriwang dahil nga wala naman tayong nakikitang malinaw na plano at programa kung paano lulutasin ang mga problema ng bayan, baka nga maulit lang, magtuloy lang yung mga dating mga patakaran. Ang ilang Pinoy naman sa New York City ay nakiisa rin sa pagkilos habang may nakilahok rin sa online na protesta. Sagot naman ng grupo sa komento na kahit sino naman ang pangulong maupo ay lagi silang nagpo-protesta. Walang nagbago kahit na nagpalit-palit ng pangulo. Hangga't walang nagbabago, kahit nagpalit-palit ng pangulo, tuloy-tuloy pa rin yung mga nagpo-protesta. Sa pagtataya ng PNP, naging payapa at matagumpay naman ang makasaysayang araw ng inaugurasyon at maging mga protesta. Walang anuman tayong naitala o nai-report na anumang kaganapan o insidente na maaaring kumuha sa ating atensyon. Ang monitoring natin sa radyo, nag-voluntarily disperse na po sila. Napakatahimik po, hinayaan natin silang magprograma, sabihin yung dapat nilang sabihin at mapayapa pong natapos. Sa kabuuan, naging maayos naman ang pagtitipo ng mga anti-Marcos dito sa Plaza Miranda at iniwan nila ang lugar na kanilang pinagdausan ng tahimik, matiwasay at malinis. At sabi nga ng PNP, wala namang pumipigil ng kanilang karapatan na magpahayag ng kanilang saloobin, basta lamang sumunod at umayon sila sa batas na ipinapatupada. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Mas malapit na relasyon sa Pilipinas at pinaiting na kooperasyon sa pagharap sa mga suliranin ang tinatanaw ng iba't ibang bansa sa pagdalo sa inaugurasyon ni PBPM. May Balitang A to Z si Billy Torres. Nagpakita ng suporta ang ilang matataas na opisyal at kinatawan ng iba't ibang bansa sa inaugurasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw. Pinangunahan ng asawa ni U.S. Vice President Kamala Harris na si Second Gentleman of the United States Douglas M. Hoff ang delegasyon ng Estados Unidos.
Sa pagpupulong nila ni PBBM, binigyan din ito ang pangako ng US na pakikipag-ugnayan sa Pilipinas sa pagsusulong ng kapayapaan, seguridad at kaunlaran. Nagpaabot din ng pagbati si Israeli Ambassador Ilan Flus maging kay VP Sara Duterte. Si South Korean President Yoon Suk-yeol, ipinadala si Floor Leader Representative Kwon Song-dong para maging saksi sa inaugurasyon, kasama ng layon itong mapaigting ang relasyon sa bagong administrasyon ng bansa. Ipinadala ni United Kingdom Prime Minister Boris Johnson ang Trade Envoy at Minister of Parliament na si Richard Graham. Kinatawa naman ni Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong si Dr. Muhammad Maliki bin Osman na tumatayo rin bilang Second Minister ng Edukasyon at Foreign Affairs. Si Japanese Foreign Minister Yoshimasa Hayashi ang representative ng Japan. Nagtakda ito ng pakikipagpulong kay PBBM at VP Sara kasabay ng tatlong araw nitong biyahe sa Southeast Asian nation para tiyakin ng pagpapalakas ng bilateral relations. Samantala, pagbati at dasal ang ipinaabot ni Pope Francis. Sa isang mensahe, sinabi nito ang hiling niya na magkaroon ng karunungan at katatagan ng bagong pangulo. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. Balik hometown na si former President Rodrigo Roa Duterte dahil tapos na ang termino nito. Samantala, mga bagong gabinete at appointed officials ni Marcos Jr. formal namang nanumpa sa kanya. May Balitang A to Z si Giselle Simon. Matapos ang 6 na taon ng panunungkulan bilang 16th na Pangulo ng Pilipinas, tuluyan nang lumisan si Rodrigo Duterte mula sa Malacanang kaninang umaga. Si Duterte ang kauna-unahang Pangulo ng bansa na galing sa Mindanao. Sa pagbaba nito sa pwesto, nananawagan si Duterte sa sambayan ng Pilipino na suportahan ng bagong presidente na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Let us give all our support to the new administration. Tulungan natin sila. Nagbigay din ng mensahe ito sa kanyang mga dating gabinete. Anya, napili niya ang pinakamagaling na tao para tulungan siya pamunuan ng bansang Pilipinas. Alam mo, matagal ako sa pagkakas. I think I assembled one of the best cabinet. Piling-piling. At tulad na nakagawian ng kanyang dating special assistant na si Senator Bongo, nag-selfie ang dalawa sa palasyo sa huling pagkakataon. Tikumpa ang bibig ni Duterte sa kanyang susunod na plano. Pero una na itong inalok na maging legal consultant ni Senator Go. Sa kabila naman ng panawagan na sumuporta kay Marcos Jr., hindi na dumalo si Duterte sa inaugurasyon nito kanina. Sa halip, nagpunta ito sa isang mall na tila isang pagbati sa kanyang pagbabalik sa pagiging isang ordinaryong mamamayang Pilipino. Agad na rin dumiretso si Digong sa kanyang hometown, sa Davao City, kung saan isang Thanksgiving concert ang naghihintay sa kanya para sa kanyang pagbabalik bayan. Samantala, sa paglipat ng kapangyarihan sa bagong administrasyon, formal nang nanumpa kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga miyembro ng kanyang gabinete at iba pang appointed government officials sa palasyo. Pinangunahan ito ng kanyang running mate na si VP Sara Duterte bilang kalihim ng Education Department. Maging ang dating tagapagsalita na si Attorney Vic Rodriguez bilang kanyang executive secretary at ang kanyang campaign manager na si Benhur Abalos na tatayo bilang DILG chief. Ilan pa sa mga nanumpa ay mga kilalang kaalyadong sina Boyeng Rimulya, Erwin Tulfo, Christina Frasco at Clarita Carlos. Samantala, bigo naman makadalo sa oath-taking ceremony si DND Secretary Jose Faustino Jr. at incoming Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na kapwa nagpositibo sa COVID-19. Para sa Balitang A to Z, Giselle Simon. Inalis na ni former Vice President Lenny Robredo ang titulo niya bilang Vice-Presidente ng Pilipinas sa kanyang opisyal na Facebook name matapos ang 6 na taon nitong panunungkulan. Mula sa dating VP Lenny Robredo, ibinalik niya ito sa attorney Lenny Cherona Robredo bilang tanda ng pagiging pribadong mamamayan. Pinalitan niya na rin ang gamit na display picture ng regular na lamang mula sa una na nakasuot siya ng kulay rosas na ginamit niya sa pangangampanya. Sa kanyang cover photo, makikita naman ang Angat Buhay NGO na ilulunsad niya bukas July 1. Layunin nito na bumuo ng pinakamalaking volunteer network sa Pilipinas. Susunod, Pinoy pole vaulter EJ Obiena muling nag-uwi ng karangalan sa ginanap na torneo sa Sweden. Manatiling nakatutok kayo ay nanonood ng Balitang A to Z.
Kinumpirma ng mga anak ni Camarines Sur Representative Rolando Andaya Jr. na pumanaw na ang kanilang ama. Sa Facebook post, hindi naman binanggit ng mga anak nito ang dahilan ng pagkamatay ng kanilang ama. Pero ayon sa ulat ng mga otoridad, natagpo ang patay si Andaya sa loob ng kanyang kwarto sa Naga City, Camarines Sur. Samantala, matatanda ang bago maging kongresista ay nanilbihan muna ito bilang DBM Secretary hanggang 2010 sa ilalim ng Administrasyong Arroyo. Kaunting good news naman sa mga consumer, may bawas presyo sa LPG simula na yan mamaya July 1. 40 centavos kada kilo ang bawas sa Petron LPG, 35 centavos naman sa Solena brand, habang may 22 sentimo ring bawas sa kada litro ng Otto LPG ang Petron. Nilagdaan na ng Metro Manila Development Authority at Land Transportation Office ang isang kasunduan na nag-uugnay sa data system ng dalawang ahensya. Layon nitong mapabilis ang pagbabahagi ng impormasyon sa mga paglabag sa batas trapiko. Sa pamamagitan nito, mas mapapabilis ang pagtukoy sa ownership at address ng may-ari ng isang sasakyan sakaling madawit sa mga paglabag. Samantala, kinumpirma ni Bangsamoro Mufti Abuhu Rarira Udasan na sa July 9 na ipagdiriwang ang Idil Adha o Feast of Sacrifice. Ang Idil Adha ay mahalagang pagdiriwang para sa mga kapatid nating Muslim. Hindi na nagpaawat si Pinoy pole vaulter EJ Obiena sa muling pagsungkit ng gintong medalya sa ginanap na torneo sa Sweden. Ito ay matapos na magtala ng 5.92-meter record si Obiena na lagpas sa personal best niya na 5.85 meters noong torneo sa Italy. Kasunod nito, nagpasalamat si Obiena sa mga taga-suporta nito na patuloy niyang pinagkukunan ng lakas ng loob. Bago nito, dinepensahan din ni Obiena ang gold medal record sa nagdaang SEA Games na idinaos sa Vietnam. Sa aming pagbabalik, mga dumalo sa makasaysayang inaugurasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alamin kung sino-sino ang mga nagningning. Mga Pinoy designer na nasa likod nito, kilalani. Manatiling nakatuto kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Kasabay ng makasaysayang inaugurasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., gumawa rin ng kasaysayan ang mga kilalang Pinoy designer na lumikha ng mga kasuotan ng mga dumalo sa isang espesyal na pagtitipon. Alamin natin ang latest sa Balitang A to Z Showbiz, hatid ni Damiel Kaasi. Ang multi-awarded designer na si Pepito Albert ang nagdesenyo ng barong na suot ni PBBM. Ito ay hango sa rayadillo na isang tradisyonal na uniforme ng sundalo noong panahon ng Kastila. Si Pepito rin ang pinagkatiwalaan ng pamilya Marcos na magdesenyo ng kanilang kasuotan. Kabilang dito ang tatlong anak ni Pangulong Marcos Jr., ina at dating First Lady Imelda Marcos at kapatid na si Irene Marcos Araneta. Ang Filipino designer naman na si Leslie Mobo, na kilala bilang isang international fashion genius, ang gumawa ng pinyaterno ng First Lady Liza Marcos. Inalala naman ni Senator Amy Marcos ang diktador na ama sa kanyang suot na asul na Filipiniana gown sa pagdalo nito sa inaugurasyon ng kapatid. Sa kanyang official Instagram account, ibinahagi ng senadora na ang mga accessories tulad ng locket, chain at pendants ay regalo sa kanya ng yumaong ama at dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ang Cebuano fashion designer naman na si Cari Santiago ang gumawa ng light peach terno na suot ni Vice President Sara Duterte. Bida ni Cari ang sleeves at ang disenyo ng naturang terno ay yari sa piña fiber. Kapansin-pansin din ang disenyong moth orchids na gawa rin sa kaparehong tela. Lalong kuminang ang aktres at TV host na si Tony Gonzaga suot ang puting Filipiniana na gawa ng international Filipino designer Mark Baumgartner habang inaawit ang lupang hinirang sa National Museum of Fine Arts sa Maynila kanina para sa presidential inauguration. Para sa Balitang A to Z, Damiel Kaasi.
Ang ating quote of the day ay hango sa librong El Filibusterismo na isinulat ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. Ayon kay Rizal, ang kaluwalhatian ng pagliligtas sa isang bansa ay hindi para sa kanya na siya ring nag-ambag sa pagkawasak nito. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, pakialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!